Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Ayan, so meron akong electric fan dito. So baka na-encounter nyo na yung ganitong problema mga ka-JTEC. Ayan, so kung i-testing natin siya, ayan, so plug po muna to. Ayan, so kung i-testing natin siya, umandar naman siya mga ka-JTEC. Ayan, so try natin siyang i-on. Ayan, so umandar siya. Ayan, so kung mapapansin nyo, umaandar siya pero maingay, tapos parang yung may problema yung kanyang swing. Ayan, so yan yung ating gawa ng solusyon. So i-repair natin siya, tingnan natin kung ano ang naging problema niya, bakit nakaganito yung electric fan na ito. Ayan, so sana samahan nyo ako hanggang sa dulo pang malaman nyo rin kung paano natin ayusin ang ganitong problema ng isang electric fan. Ayan, so dismantle muna natin siya guys para makita natin yung problema niya dito. Ayan, so tatanggalin muna natin tong kanyang mga cover mga ka-JTEC. Okay, so ito na siya guys. Na-dismantle ko na yung mga accessories niya. And then ito na. Ayan, so kung iikutin ko tong ano dito mga ka-JTEC, so medyo matigas siya. Ayan. So posible na isa ito sa mga dahilan kung bakit lumalagotok yung ano, yung electric fan natin. Ayan. So matigas siya, hindi free will yung ikot ng kanyang rotor. Ayan, so bubuksan natin to. So titignan muna natin yung ano dito sa kanyang air swing mechanism. So titignan natin kasi para makita natin kung ano ba yung nangyayari dito, bakit tumutunog kapag mandar yung electric fan. Yan, so tatanggalin muna natin tong kanyang kapasitor. Yan. And then itong kanyang cover dito sa itaas. Yan, so ito siya mga ka-JTEC. So kung titignan natin yung kanyang gear, yan, so focus natin sa camera. Kung titignan natin yung kanyang gear, okay lang naman. Ito siya. Yan. So hindi naman sira yung gear niya, yung plastic na gear. So alamin na lang natin kasi parang hindi ito yung nagiging problema. Bakit nagkaganito itong ano, electric fan natin. Yan, so okay lang naman yung kanyang gear. And then titignan natin dito. Yan, ito siya. So hindi naman, wala namang ano, magiging problema. Yan, so para malaman natin kung iikot ba tong gear dito sa ilalim, so tatanggalin muna natin tong isang screw dito. Yan, so natanggalan natin mga ka-JTEC. Ito siya. So kung iikutin natin tong kanyang gear, yan, so free lang naman yung gear niya, so wala namang problema, hindi naman matigas. Pero isa sa napansin ko mga ka-JTEC ay itong kanyang ano, itong metal na ito. Yan, so kung titignan nyo, tumitigas siya. Ito siya. Yan, dapat free ito na umiikot. Yan, pero ito, yan, parang nakastay itong ano, itong mechanism na to, itong metal na ito. So dapat free to dito mga ka-JTEC para yung pag swing ng ano, ng motor, pag swing niya ay swabe yung ano, yung andar. So posible na ito yung dahilan. Yan, so try natin siyang tanggalin. So parang napakahigpit mga ka-JTEC. Yan. Yan, so ito siya mga ka-JTEC. So sobrang higpit po yung ano, yung ikot niya dito. Parang
hinigpitan ng maigi. Ayan, so gagawin natin, lagyan natin siya ng konting lubrication dito. And then isa pang problema niya mga kajetik, itong ano, itong kanyang pag-ikot, so medyo matigas po siya. Ayan. Ayan, so tatanggalin muna natin itong kanyang ano mga kajetik. Ito siya, itong kanyang mechanism ng air swing. Ayan, so try natin i-lubricate ng konti yung ano, yung bushing ng electric pan na ito para umayos yung ikot niya. So magiging free will yung ikot niya. So try muna natin i-lubricate. So hindi muna natin siya tatanggalin para hindi na masyadong maraming trabaho. Ayan, so kasi hindi naman masyadong maigpit, so umiikot lang naman siya. So baka kailangan lang ng konting lubrication para magiging okay yung ikot niya. Ayan. So kung meron kayong langis mga kajetik, pwede nyong lagyan ng langis banda dito para magiging ano, madulas yung kanyang bushing. So pwede na lang natin lagyan ng ano, itong lubrication. Ayan. So try din natin lagyan dito sa harap. Yan, so kailangan lang ng konting lubrication mga kajetik. So kung makikita nyo, yan, ito siya. So okay na yung ikot niya. Yan. So dagdagan natin ng konti para mas lalo pang ano. Yan, so actually safe naman tong ano, lubrication natin kasi may conductor ko itong klase na ito. Yan, so kung makikita nyo, so free na yung ikot niya mga kajete. Yan. So konting lubrication lang, bilang maintenance ng isang electric pan, ay ito lang yung gagawin nyo. Yan, so kung wala kayong pang spray na lubrication, so pwede naman kayo gumamit ng ano, yung langis lang. Yan. So balik muna natin yung ano, yung itong metal na ito. Yan. Pero lagyan natin siya ng konting grasa para maging madulas dito. Ayan. Sinsya na kayo mga kajetek kasi maraming manok dito. Ayan, so balik na natin yung kanyang screw. So sa pagbalik ng screw niya mga kajetek, so hindi lang natin siya ipita ng maigi. So para maging free lang yung ano, yung yan. So parang maging free lang ito, so hindi lang natin higpitan ng maayos. Actually hindi naman ito yung ano, yung screw dito para lang hindi matanggal tong metal na ito. Yan. Then balik na natin siya dito sa lalim. Pero bago natin ibalik siya, so balik muna natin tong kanyang air swing. So naibalik na natin mga kajetik yung kanyang ano, at kung mapapansin nyo ay okay na yung ikot ng ano, rotor nya. And then balik na lang natin tong screw dito sa ilalim. Yan, so naibalik na natin lahat mga kajetik. So pay na lang natin siyang pandarin ulit. So okay naman yung ikot nya. So try natin siyang i-flag ulit and then pandarin natin. Yan. So mandara siya mga kajetik. Yan. Kung mapapansin nyo,
Di na umiingay yung ano. Wala nang lagutok. Yan, so konting lubrication lang dito sa kanyang rotor. And then niluwagan natin tong tornilyo banda dito. Yan, so naging okay na yung andar niya. So, hindi na siya maingay. Yan, so balik na lang natin siya. Ayan, so na-assemble na natin siya ulit mga kajetek. So siya. So testing na lang natin kung okay na, kung nakakabit na yung kanyang accessories, yung kanyang fan blade. Ayan, so plug muna natin. Ayan, so try natin dito sa number 1. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kajetek, ayan, so okay na siya. Ayan. And then testing natin tong number 2. Ayan, so okay na siya mga kajetek. Okay na yung performance niya, hindi na siya maingay. Ayan, so malakas na yung ano, yung hangin niya. Ayan, so sana po ay mag-subscribe na kayo para sa mga karagdagan ko pang mga videos. At i-click niyo na rin yung ano, notification bell para lagi kayong ma-notify kung mag-upload ako ng mga bagong videos. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panonood.